Babe. Babe, walang ganyan. Ayoko yan. Babe. Ito parang sira to. Tidilan mo nga yan. Ano ba to? Babe. Wala nga pala akong babe. Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, JD Chua. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please click that subscription button at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos ko. So ayun na nga, tulad ng nasabi ko from my last video, ito na nga yung oras at pagkakataon para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung binili ko para sa sarili ko nung birthday ko. Ito nga yung DJI Osmo Pocket. So itong video na to is hindi siya literal na unboxing dahil na-unbox ko na siya. Choice ko na i-unbox siya dun sa napagbilhan ko para makasigurado tayo na walang defect yung item natin. Kasi once na nauwi natin siya at may defect pala siya, although papalitan naman nila dahil under warranty, kailangan mo lang talagang ipaliwanag sa kanila na hindi mo sinira yung item nila. At isa pa, inaabot kasi ng buwan-buwan bago nila mapalitan yung item mo. At bago nga ako nakapag-decide na bumili ang DJI Osmo Pocket, talagang nanood ako ng napakaraming reviews tungkol sa kanya. At isa sa mga na-highlight sa reviews niya is yung slow-mo mode niya na talagang napakaangas dahil sa cinematic effect niya. At nung napanood ko nga yung mga sample nung slow-mo mode niya sa YouTube, talagang nasabi ko sa sarili ko na gusto ko talaga, ito talaga yung gusto ko para sa birthday. So, itong nabili ko pala guys is version 2 na siya kasi yung box ng version 1 nila is hindi ganito yung itsura. So buksan na natin siya. Siyempre unang-una pagbukas yun ng box, hindi mawawala ang mga manuals. Manuals na talaga hindi naman talaga natin binabasa, so tapo na natin yan. Next, meron siyang kasamang charging cord Type-C. Yan siya, Type-C siya. Meron din siyang mga kasamang mga adapters for Android, Type-C ulit, and iOS for iPhones. Yan. Isa pang freebie niya talagang kinatawa ko is meron na siyang kasamang case. Ayan. So may kasama na siyang case sa loob ng box guys once na bumili kayo ng DJI Osmo Pocket nyo. At syempre, ang bida sa video nito na hindi pwedeng mawala, hindi ang DJI Osmo Pocket. Ito siya. Meron siyang 12 megapixel at 116 grams lang siya. Mas magaan pa siya kaysa sa isang bar ng soap. So, ito siya. Tignan nyo kung gano'n siya ka-handy, gano'n siya kaliit. Actually, nung binili ko siya, sinukat ko siya eh. Ayan o. Oh. Oh, kitang-kita ko na mas malaki patagay sa akin. Oh my God! Wow! Mas malaki yun sa akin. Mas malaki pa yung deodorant ko kaysa sa kanya. Ayan. So, tingnan natin, buksan natin siya. Ito yung tsura niya pag-open nyo. Ayan, meron siyang up and down, left and right, left pa siya. So, mamaya, susubukan natin dahil sa reviews niya na napanood ko, best for vlogging daw siya, perfect for vlogging. So, mamaya, susubukan natin siyang pang-vlog dito sa kwarto. At susubukan din natin mag-vlog sa labas mamaya. So, babalikan ko kayo mamaya. See you in a bit. So, this is the sample video sa labas. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Tara.
So yun guys, ang napansin ko lang sa DJI Osmo Pocket is medyo malapit yung kuha ng camera niya. Hindi ako sure kung 25 or 22mm yung lens niya, kaya kailangan once na nagbibideo, kailangan mong i-stretch mong mabuti yung kamay mo para mas maganda yung kuha dun sa background mo. Hindi naman naging problema sa atin yun dahil pinagpala naman tayo ng para selfie stick na braso. Pero sa mga hindi napagpala dyan, huwag kayong mag-alala dahil may nabibili naman na accessory na wide angle lens niya na kinakabit nyo lang siya dyan. Para kahit na hindi masyadong malapit yung kuha nyo, is wide na yung kuha ng lens. And one thing pa na napansin ko sa kanya is yung pag-pick up niya ng sounds. Kasi kahit na malayo na yung camera, kahit na full stretch yung kamay mo habang nag-vlog guys, malakas pa rin at maganda pa rin yung pick up niya ng sounds. Talagang napakalinaw. Kahit na hindi mo na gamitan ng external mic, is maganda pa rin yung pick up ng sounds. So overall, sulit naman. Very satisfied ako sa performance nitong DJI Osmo Pocket. Lalong-lalo na dun sa slow-mo mode niya. Talagang napaka-angas, napaka-astig. Kaya sa cinematic effect niya. So ayun, subukan natin next time sa mga next video natin na gamitin itong DJI Osmo Pocket. Lalo na kapag sa labas tayo mag-vlog. Kasi ang gaan niya talaga, ang handy. Hindi siya nakakangali kapag ginagamit mo. Compare kapag compact camera or mirrorless camera yung cellphone mo yung gagamitin mo na sobrang laki, ang bigat, nakakangalay talaga siya at nakaka-awkward kasi pinagtitingnan ka ng ibang tao habang nag-vlog ka. So compare... Oh, really? You and what army? Compare dito, mas magaan siya at mas maliit. So medyo less awkward kapag nag-vlog ka sa labas. So subukan natin siya sa mga next video natin. At kung naging useful at natuwa ka sa video na to, please like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscription button at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa next video ko. Salamat!